Patalikod na raw kung manira ang mga tambaloslos sa mga Duterte. Lahat talaga ay gagawin ng mga ambisyoso maging presidente lamang. Sabi pa nga ni Speaker Romualdez ay kakalabanin raw nito kung sino man ang sisira sa integridad ng House of Representatives. Talagang paninindigan nga nila ang baluktot nilang sistema. Nakakaya naman sa taong bayan ang mga honorables. Simpleng pagbuklat nga lang ng libro ay hindi pa nila magawa. Paano nga raw sila pagkakatiwalaan ng taong bayan kung sa tuwing maririnig ang salitang kongreso ay extraordinary expenses na bilyon-bilyong nakawan na ang nakatatak sa utak ng masa? Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para tuloy-tuloy ang pagtutok mo sa mga bago at nagbabagang balita dito sa Bangong Pinas. Kahapon po ay nag-resume na ang session ng House of Representatives. At ito ang ating Speaker of the House, Speaker Martin Romualdez, sa kanyang speech, patalikod o patraidor na binirahan niya, binatikos o whatever, sinira ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at pati si VP Indaysara. Patalikod ha, hindi... Okay, basahin ko muna ito yung article sa Philippine Star. House Islams Duterte. Binira. Okay, so ito yung kanyang short speech lang. Sabi niya, I will stand and fight against anyone who scares us into following what they want. I will, all of us will stand for the welfare of the country. We will also not allow anyone to stop us from accomplishing our mandate for our countrymen. Nothing personal, just business. Ha? So dito tayo mamaya focus sa nothing personal, just business. So dito yung kanyang speech may pinapatamaan kasi lalabanan ko ang sino man na sumisira sa integridad ng House of Representatives. Ganun sinasabi niya. Hindi naman niya pinangalan. Tapos sinasabi niya na ang ginagawa nila sa House of Representatives para welfare of the country. Nothing personal, just business. So, kagalang-galang na Speaker of the House. Ito ang mga tanong. Kung talagang you are working for the welfare of the country, okay? Iniisip nyo ang kalagayan ng mamamayang Pilipino. Bakit hindi kayo magpaliwanag yung $2 million na donation nyo sa Harvard? Unang tanong, pera nyo ba yun o pera ng taong bayan? Dapat sagutin nyo yung issue. Kahit kung pera ninyo, no problem. Kahit i-donate nyo lahat sa kawang gawa. At kung sinasabi mong pera mo, yung $2 million, naka-reflect ba yon sa iyong statement of assets and liabilities? Be? Yun ang unang issue. Akala nyo kasi, kagalang-galang na speaker, eh lahat, maluloko ninyo. Hindi na po, honorable speaker, panahon na ngayon ng social media,
hindi na kagaya ng dati na mainstream media lang. Eh, kontrolado nyo po ang mainstream media. Wala pa akong nabasang article sa mainstream media na nagsasabi tungkol sa maling ginagawa ng Speaker of the House. Puros pagpupuri ang nababasa sa mainstream media. Wala pong masama sa pagpupuri kung talagang kapuri-puri. Eh bakit yung pinakamalaking issue, yung para sa akin ha, yung $2 million na para itaguyod ang wikang Pilipino sa Amerika? Eh kayo nga, oh dito nga sa speech nyo, sa kongreso, English, oh, di nga kayo nagtatagalog. Ganyan ba ang nagmamahal sa sariling wika? Anong sabi ng Pangulong Manuel L. Quezon? Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay higit pa sa hayop o malansang isda. Ano ba ang ginagamit niyong wika, Mr. Speaker? Di ba palaging English o paminsan-minsan lang kayo magtagalog? Tapos gusto niyong itaguyod ang wikang Pilipino o Tagalog sa Harvard para ituro. Na ang daming nagugutom na Pilipino. Be? Bakit hindi nyo na lang idinonate dito sa mga paaralan sa Pilipinas? So, Mr. Speaker, ako, hindi katanggap-tanggap yung pag-donate nyo ng $2 million sa Harvard. Kung yan ang sinasabi mo na welfare of the country, eh, hindi nyo maluloko ang taong bayan. Sabi nyo, nothing personal, just business. Alam nyo, yung pagsasalita ni former President Duterte, kayo po ang dahilan, kagalang-galang na speaker. Kaya kung naging patas lang kayo sa unity, ma, kung hindi dahil sa unity na nabuo, kung hindi nakipag-partner si then Mayor Inday Sara sa iyong pinsan, baka hindi ka Speaker of the House ngayon. O sabi nyo, nothing personal. Eh, alatado naman po, kagalang-galang na Speaker. Pinipersonal nyo si VP Inday Sara. Halatang halata na ayaw nyo siyang magkaroon ng confidential funds. Kaya tinanggalan nyo. Tapos, yung sinasabi niyong rason na tinanggalan ng confidential funds para ibigay sa West Philippine Sea ng mga agency, okay yun, wala akong problema. Pwede. Lahat, tanggalan niyo na. Eh, bakit tinanggalan niyo ang Vice President? Hindi niyo ginalaw ang Office of the President. Yun ba yung nothing personal? Malayo po sa katotohanan ang inyong speech, kagalang-galang na speaker. Business. Ano yung business? Nothing personal, just business. Ano yung business? Klaruhin nyo. Business sa ambisyon nyo na tatakbo sa national position. Na maybe by 2025, tatakbo kayong senador. And then by 2028, presidente. Yan ba ang ibig niyong sabihin, Honorable Speaker, nothing personal, just business? Nagtatanong lang. Ano yung business na sinasabi niyo? Yung ba yung pag-grade ng mga warehouses?
at magpakita sa media. Trabaho ba yan ng speaker? Sagutin niyo po. Ano ba kayo, Honorable Speaker, nasa legislative or nasa executive? Maganda yung sinasabi niyo, marami kayong naipasang batas o priority bills. I agree. Kaya lang, nakakapagtaka yung extra business ninyo. Ginagawa niyo ang trabaho ng executive. Trabaho ng customs o DA, yung mag-inspect ng mga warehouse. Anong pakialam nyo ni Congressman Tulfo doon sa pag-inspect ng mga warehouses? Yun pa ang business ninyo. Ang business nyo ba yung mag-force ng isang appointed official kagaya ng Office of the Transportation Security? Yung administrator si Ma Aplaska? Na tinakot nyo na i-hold nyo, hindi nyo i-approve ang budget ng DOTR at OTS kung hindi mag-resign. At yung tao na pilitang mag-resign. Yan ba ang business nyo, Honorable Speaker? Ano pa? Business nyo ba yung magbisita sa Pag-asa Island? Na mismo ang commander-in-chief, ang iyong pinsan, hindi pa nga niya nabibisita. Di ba ang pagbisita doon is executive branch? So ang top sa executive branch, presidente, vice president, hindi pa nga namimisita. Kayo, nauna nang nagbisita doon. Kaya, mismo isang political analyst, si Mr. Ronald Llamas, nakikita niya, opportunista kayo. Sumasakay na sa issue. Alam niyo, mainit ang damdamin ng mga Pilipino sa nangyaring bullying ng China sa West Philippine Sea. Sinasakyan niyo na. Di ba ganun? Ganun po ang dating. Ganun po ang lumalabas na business niyo, Mr. Speaker. So, huwag niyo harapin niyo si Pangulong Duterte. Eh, hindi niyo nga pinangadlan eh. Mabuti pa si Congressman Gonzales, yung senior deputy speaker, at inamin niya na si Pangulong Duterte at VP Sara Duterte ang pinapatamaan. Mabuti pa yung deputy. He's man enough to admit it. Kayo hindi. Kaya patraidor kung lumaban kayo. Umarap kayo. Lumaban kayo ng harapan. Huwag yung ganyan. So anyway, ano naman lang ito, Mr. Speaker. Ipagpatuloy nyo ang mabilis na pagpapasa ng mga batas. Saludo ako niyan. Kaya lang, stick to your own business. Passing laws. Huwag kayong makialam sa executive na trabaho. Dahil ang labas nun na... Mr. Chair, gusto ko pong malaman muna kailan po nagsimula talaga yung pilot study. Anong exact? Chairman? Sir, the study initially started in 2019. However, during the period of the pandemic, this was suspended, sir, and again resumed on 2020. Four years, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair, and for the record, we have already submitted the findings of the pilot study to the committee for its appreciation. When did you submit the study to the committee, Mr. Chair? It was submitted sometime in
February 28, 2021, when a report was given to the committee for on the result on the survey of motorcycle for hire and its recommendations. Is that correct, Mr. Chair, that a report was already submitted by the TWG, this committee, of its findings? May I say something, Mr. Chair, further? No. You just said that you already submitted the report to the committee. On 28, yes, but I noticed we also submitted again another report on December 16, 2022, which is the position paper on the proposed bill to allow and regulate public utility motorcycles for hire. So, dalawa, I stand corrected, sir. We submit one in February 2021, but again, we submitted the latest one was December 16, 2022. What is that report submitted in 2021, if it is true that you submitted one? It was more on the recommendation to continue with the... It's a recommendation for the passage... I thought you submitted a report already. Yes, sir. My understanding, Mr. Chair, is that considering that the House of Representatives allowed, I presume, the pilot study to take place, so it started in 2019, interrupted by the pandemic, but until now it is operating, but the chairman is saying that they already submitted. I think it is a partial report. I was assuming that the partial report was submitted on the success of the study, meaning some findings have already been known to us, like safety considerations, security consideration of the passengers, etc., etc. Did we receive something like that that justifies the continuation of the pilot study until today? We're not talking about recommendations. I am trying to ask you whether there has been some success in the study, in the pilot study, which you were allowed to undertake through the TWG. Mr. Chair. Meron po ba, Mr. Chair? Yes, we have here a study. What did you find out in the study or the appreciation of this committee? There were recommendations on safety, security, and franchising and regulatory procedures. May mga recommendations po kami na binigay sa committee and on law enforcement issues. So if that is so, what justifies the continuation of the pilot study until today and the expansion of other riders from an initial X number? It now catapulted to about 45,000 riders. Bakit po lumaki nang lumaki? Hindi pa ba sapat yung ginawa niyong study na nakita na natin na mayroong success pala, maganda pala, o hindi maganda? Can I take one minute? Kaya gumawa na ito. So, pwede mo sagutin yung tanong. Can you answer the question? Yeah. While you are looking at your records, Mr. Chair, I recall in 2018, a regional trial court in Mandaluyong allowed the operation of Angkas. I just recall, I read somewhere. But it was a short-lived operation. I think the Supreme Court issued a TRO. That was in 2018. What happened there? Angkas, nandito ba kayo? Is it true that a Mandaluyong trial court allowed you to operate Mr. in 2018? Mr. Chair, may I answer? It was a declaratory relief that was filed po in the regional trial court. Then you were allowed to operate? By virtue po of an injunction. And later in the year, you were TRO'd by the Supreme Court? Na TRO po yung injunction, tapos binalik po sa RTC for further continuation. So, Mr. Chair, I want to know what happened there. Because kailangan malaman natin, na TRO kayo, ano nangyari? Sir, I believe we're still waiting on the decision of the regional trial court up to today. You believe that you're waiting for the decision of the trial court? It's not resolved, sir, as of today. Kaya nga. Apa.
But there is an existing injunction coming from the Supreme Court. Ang in-injunction po niya yung injunction po ng RTC. So, ano nangyari? What is your interpretation when the injunction was injunction by the Supreme Court? Ano ba ang kalukuhan naman? Oo nga po. So ang pagkaalam ko po... ang pagkakaalam mo, Mr. Chair, I'm clarifying what happened because pinayagan kayo. Apo. And then somehow the Supreme Court issued whatever. Is it a TRO? Is it an injunction? Is it a prohibition? This what? No, sir. If I may, actually po, pinagbawalan po kami ng... Ayun, pinagbawalan. Hindi po. Pinagbawalan po kami ng DOTR sa umpisa. Tapos nag-file po kami ng declaratory relief. Yung pagbawal po ng DOTR, yung po yung in-injunction ng RTC. Tapos po, umakit po sa Supreme Court. In-injunction po ng Supreme Court yung injunction sa pagbawal ng DOTR. So parang nag-status quo lang po. And then the Supreme Court binalik po sa RTC to continue on with the case. And so you are operating on a legal limbo? At that time, yes, sir. What about now? Right now, we are operating on the virtue of the pilot study. Okay. Your Honor. Sige. So, Mr. Chair, balik tayo sa TWG study. Bakit po parang lamilitaw tatlo lamang po ang pinili ninyo na mag-participate sa public study, notably Angkas, Move It, and Joyride? Bakit po, Mr. Chair? Mr. Chair, may I answer? There are 7 interested participants at the time, but only Angkas, Joyride, and Move It managed to qualify the vetting process. So, hindi ho namin nilimit sa tatlo. But because there were parameters issued way back in 2020, and of these parameters, itong tatlo lang pong ito ang nakapag-comply doon sa mga requirements po ng technical. Ano po yung vetting process, Mr. Chair? Para po masiguro natin na tatlo lang ang nag-qualify. May I check on that at a later time, sir? Kasi wala pa po ako sa LTFRB at that time. I'd like to revisit okay. My Okay, I will help you. For example, an applicant trying to be included in the pilot study. He presented all the documents which appeared to be proper and regular, starting from, let's say, registration with the Securities and Exchange Commission and also membership with the ano ba itong board natin ng develop cooperative meron tayong cooperative anong pangalan nun? Cooperative? It's the Office of Transport Office Cooperative. Of Transport Cooperative. So, it was endorsed by the OTC, the Office of the Transport Cooperative. It was also endorsed by the Cooperative Board of the Philippines, whatever is that called. And it was submitted to your office on February 6, 2023. This representation reviewed all the documents also because the officers of that particular applicant came to my office that too many, about 2,500 riders, pero yung lead, yung kanilang officials nagpunta sa akin. So I personally reviewed their documents. Nakita ko nga, in-endorse siya ng OTC. Sabi mo kanina, Mr. Representative from the Office of the Transport Cooperative, you are inviting them, you are encouraging them to participate. Pero ito po, tinignan ko, maganda naman. And the letter was February 6, 2023, addressed to the chairman of the LTFRB, Mr. Chair. Ngayon po, dahil sa nakita ko naman po na mukhang tama naman po lahat, I am sorry, pero sa sarili ko pong appreciation, kahit paano po, naintindihan ko naman po yung mga documents na naka-attached doon sa kanilang letter. Ako na po yung nagkusa na after 1 month, personally po akong pumunta sa LTFRB para tanungin ko po kung ano yung status ng sulat submitted a month earlier. Nagkataon naman po, wala roon si Chairman Guadis dahil meron po silang provincial na meeting, mga regional meetings po. So nagbilin po ako sa secretary kung ano na po yung status, sana po tingnan mabuti. So, Mr. Chair,
4 months later, wala rin naman pong isinagot sa akin. Kahit na naman po sana tinext man lang po ako nung secretary na, sorry po, Mr. Congressman, wala pong kakwenta-kwenta po kasi yung nag-apply, kaya hindi namin po papayagan. Kahit na text message lang, Mr. Chair. Ako po nagpunta roon on my own time. Kasi nakita ko yung sulat. Kung wala po sanang endorsement, no less than by the DOTR at saka yung OTC at saka yung Cooperative Development of the Philippines, kumpleto po eh. O eh, paano po sasabihin natin ngayon na may vetting process kayo na hindi lamang nalimit sa tatlo? I have nothing personal with the three. At nalalaman ko, nakakatulong siguro kayo dahil nga sa problematic na issue ng transportation natin and traffic and so on and so forth. I can see that. Ako nga po, personally, nag-benefit sa habal-habal eh. Doon po kami nagkakampanya sa unit team, Mr. Chair, Sultan Kudarat at saka sa Maguindanao. Si Jingo Estrada naman po, iniwan kasi ako doon sa kanyang yung chopper. Eh, nabalaho na po ako sa traffic. Eh, ginamit na parking yung lahat ng kalsada. Eh, 10 minutes na lang po. Eh, magsisimula na po. Mawala naman ako sa eksena. Nakita ko po yung habal-habal. 3 kilometro na lang po, makakarating na ako eh. Eh, nakipagsapalara na po ako, sumakay po ako. Nakarating po ako on time, Mr. Chair. Hindi ko naman po sinasabi. Yun po, siguradong delikado ang buhay ko nun eh. Wala naman po siyang ibinigay kasi. Wala naman siyang help. Wala kaming, sabi ko, sige, bahala na ako. Makarating lang ako dun sa kako sa unity. Pero, going back to that, ano po yung vetting process na sinasabi? 45,000 riders today are participating in this pilot project. Hanggang ngayon po ba hindi natin na-determine kung anong gagawin natin dito? Tama po yung ni-raise po na punto kanina ng isang congressman eh, si Honorable Gutierrez. Yung TWG is not in a position to grant an authority for such a long time. Nang wala tayo. Parang kayo po ang nagbibigay na ng prangkisa eh. Pagkatapos tatlo lamang po ang pinili ninyo at the exclusion of the others. How can you explain that? Pagkatapos po, ang sabi ninyo kanina, eh, na-extend naman po kasi dahil sinabi po ng isang senator eh. Sinabi lang niya, in-extend natin. Batas po ba yun? Dito po kami sa house, nagtataka kami kung bakit tumagal ang tumagal. 45,000 riders. Yun po mga survey firms natin ngayon, Mr. Chair. Let's say, sino ba yung ating mga survey firms ngayon? Pulse Asia, SWS. Alam niyo yung kanilang sample, 1,200, 2,500 at most. They're supposed to validate economic and social parameters, pati trust rating and all this. Kung anong pinakamabangong sabon, pinakamasarap na patis, they are serving all this. But they need only a sample. Kasi scientific naman ito, sabi niya. Hindi namin kinakailangan, sabi niya, 10 million samples. 1,200, 2,500 samples are enough for us to validate a particular sentiment of our people at a given time. Pati trust rating ng president and vice president. And the people take it as a gospel truth already. Pero pilot project natin ngayon. Ha? Tatlo lamang ang pinili ninyo, 45,000 riders and continuing and counting. Mr. Chair, ano po, saan pa papunta ito? Aren't we supposed to have already taken all the things that we wanted para po bigay nyo na sa amin so that this report can be an essential input for the House of Representatives to already start crafting or amending Republic Act 4136 on whether or not we should include these riders and consider them already as public utility vehicles. Ang nangyayari po dito, masaysa na po kayo pero parang may favoritismo na rito. The question is, why did you limit it to only 3? Mr. Chair, I'd like to have a very honest answer here. Chairman, could you please answer the query of the Honorable Marcoleta? Mr. Chair,